Pag di kayo pamilyar sa pagkain, huwag niyong kainin. Baka pagkain niyo nun, maging isa na kayo sa kanila. Story time! Kaya mo yan, mahal ko. Ush! Sige lang, mahal ko. Nandito lang ako. Ako si Bert, isa akong pulis at meron na akong pamilya. Ang pangalan ng asawa ko ay si Maria. Nabiyayaan kami ni Maria ng isang anak na lalaki. Ito yung araw na napakasaya namin na sa wakas, nagkaroon na rin kami ng anak. Dahil palagi namin hinihiling na magkaroon kami ng anak. Di nagtagal, lumaki na yung anak namin. Magpa-5 years old na yon. At sa pagkakataong ito, medyo nahihirapan na kami sa mga gastusin namin sa bahay. Dahil ako lang nagtatrabaho sa amin at hindi sumasapat ang kita ko sa gastusin namin sa pang-araw-araw. Kaya si Maria may naisip na paraan. Hindi mo naman kailangan mag-abroad. Kaya ko pa naman. Didiskarte ako para mapalaki ko pakita ko. Huwag mo lang kaming iwan ng anak mo. Nakapag-desisyon na ako. Ayoko lumaki yung bata na ganito lang ang buhay natin. Ayokong matulad lang siya sa iba. Gusto ko lang tumulong sa atin. Pero mahal ko, hahanapin ka ng bata. Ayoko lumaki siya ng walang nanay na kasama. Bert, naiintindihan kita. Pero malapit na mag-aaral ang anak natin. Kailangan natin magtulungan. Ayokong nakatunga nga lang ako rito. At hinahayaan kang magkakuba-kuba sa pagtatrabaho. Pangako, pag nakaipon ka agad ako, uuwi ka agad ako tapos magnenegosyo na lang tayo. Mabilis lang tumahal ko. Kailan ang alis mo? Sa susunod na buwan na. Dumating na nga yung araw ng pag-alis ng asawa ko papunta sa abroad. Pagdating niya sa abroad, sumulat siya kagad sa akin. Kinuwento niya sa akin yung mga lugar na nakikita niya doon. Napakaganda raw ng bansang napuntahan niya. At kwento niya pa sa sulat na meron daw siyang mga amo na ang weird daw na mga yon. Mababait naman daw pero lagi lang raw lumalabas sa mga yon tuwing gabi. At laging ang pinapaluto lang sa kanyang ulam kung hindi half cook o yung mga raw na mga pagkain. Madalas daw na kinakain ng mga yon ay atay. Sarap na sarap daw ang mga amo niya sa ganong klaseng pagkain. May sakit raw ang mag-asawang amo ni Maria. Kaya siya kinuha bilang katuwang nila doon at bilang caregiver na rin. Kaya raw siguro iwas na iwas ang mga yon sa sinag ng araw. Dahil baka makaapekto raw sa kalusugan nila. Isang araw, nagulat na lang daw si Maria nang biglang pinilit siya ng amo niya na kumain ng tira nilang hilaw na atay. Maria, try it. You'll understand why we prefer raw meals. Okay sir, I'll try it a little. Cause in the Philippines we don't eat raw, we cook first. I understand, Maria. I am aware that our cultures are different. But once you start eating raw food, you'll get what I mean. It offers hope and vitality. Go, eat it. Kinain nga raw ni Maria ang pagkain na yon. Nakakadiri raw kasi walang kalasa-lasa at sobrang langsa pa raw. Halos masuka-suka raw siya nang kumain siya nun. Pero pagkatapos naman raw ng gabing yon, hindi naman na raw kinulit si Maria ng amo niya. Patuloy pa rin si Maria sa pag-alaga sa mga amo niya sa abroad habang ang anak namin ay namimiss na siya. Pa, kailan uuwi si Mama? Magdadalawang taon na rin siya sa ibang bansa ah. Malapit na umuwi yun anak. Magkakasama na rin tayo ulit. Alam mo ba pa? Pag tinatanong ng mga classmate ko kung nasaan si Mama, tapos pag sinagot ko sila na nasa abroad, lagi silang manghang-mangha sa akin. Ang yaman daw kasi natin. Mayaman ka dyan. Pero pinapayuhan ko sila pa na hindi madali ang ginagawa ni Mama sa abroad. Sabi ko sa kanila, pipiliin ko pa rin na nandito siya kahit mahirap tayo. Ay nako, hindi na talaga baby ang anak namin. Siyempre naman po, magsi-7 years old na kaya ako. Ilang buwan kong inantay yung mga sulat ni Maria, pero wala akong natatanggap. Kaya sobra yung pag-aalala ko sa kanya kung ano na ang nangyari ron. Sinubukan kong kontakin yung agency ni Maria para kontakin nila ito. Dahil ilang buwan na ngang hindi nagpapadala ng sulat yun sa amin. Hanggang isang araw, nagulat na lang kami nang biglang dumating si Maria sa bahay namin. Mama! Niyakap kagad ni Natnat si Maria at niyakap din ni Maria ang anak namin. Dahil miss na miss niya na nga ang bata. Anong nangyari? Ba't di ka man na nagsabi na uuwi ka na pala? Anak ko, buksan mo to sa kwarto mo. Nandiyan yung mga pasalubong ko sa'yo. Salamat mama! Ma, miss na miss kita. Ako rin anak ko. Sige na, puntahan kita mamaya sa kwarto mo. Mag-uusap lang kami ni papa mo. Sige po mama. Sana man lang nagsabi ka para nasundo kita sa airport. Okay lang. Teka, Maria, okay ka lang ba? Kinuwento sa akin ni Maria na nagkasakit nga siya. Hindi niya raw alam kung saan niya nakuha yung sakit niya. Simula raw nang kumain siya ng pagkain ng amo niya, doon na raw siya nakaramdam ng kakaiba sa katawan niya. Iniisip niya rin daw kung nahawaan ba siya ng sakit ng mga amo niya
Pero nung nagpatingin daw siya sa ospital doon, wala naman daw nakita sa kanya yung mga doktor. Kaya napilitan na lang daw siyang umuwi dito. Sumubok din kami magpatingin sa ospital sa bayan, pero wala rin nakita sa mga test ni Maria. Kaya hinayaan na muna namin yon. Dumating na nga yung araw ng kaarawan ni Natnat. At masaya namin diniwang yon, pero makikita mo pa rin kay Maria na pinipilit niyang maging malakas at maayos sa harap ng kamag-anak at bisita namin ang araw na to. Hanggang naraos namin yung kaarawan ng anak namin, pero matapos ang buong araw, si Maria parang balisang balisa sa gabing to. Maria, ayos ka lang ba? Oo, sige na, mauna ka nang pumasok sa loob ng bahay. Baka magising pa si Natnat. Sige, tawagin mo ako pag may problema ka, okay? Oo. Pagkalipas ng ilang linggo, umugong ang isang balita na marami raw na namatay ng mga alaga nilang manok sa baryo namin. Hindi raw nila alam kung sino ang gumagawa nun. May ilang mga kwento na minsan raw nilang nakita yon para raw yung babae, pero mabilis din daw nawawala yung nilalang na yon. Kaya dahil sa balitang to, sinabihan ko si Maria na isara lagi ang pinto kung wala pa ako. Dahil baka sa susunod, hindi na hayop ang atakihin ng nilalang na gumagala sa baryo namin. Hanggang isang gabi, naalipungatan ako at nagising. Tapos nagulat ako, wala si Maria sa tabi ko. Hinanap ko yon dahil baka may kinuha lang sa labas o binili, pero wala yon kahit anong tawag ko. Maria! Maria! Asan ba yun? Ating gabi na. Hanggang hinayaan ko na lang yun dahil antok na ako at walang kasama yung anak namin sa loob ng bahay. Kinabukasan, tinanong ko si Maria kung saan siya nagpunta. Saan ka galing kagabi? Ba't bigla ka na lang nawala? May kinuha lang ako kila Aling Sally. Naiwan ko kasi itong itak sa kanila. Pwede mo naman ipagpabukas yan, mahal ko. Baka may mangyari pa sa'yo sa ginagawa mo. Diyan lang naman yun, mahal ko. Sige, mahal ko. Alis na ako. Paalam, Papa! Nat, huwag kang pasaway sa mama mo, ha? Opo! Hindi pa rin maalis sa isip ko ang nangyari ng gabing yon, kung saan ba nagpunta si Maria. Dahil sinilip ko din naman yung bahay nila Aling Sally ng gabing yon, pero wala naman siya ng mga oras na yun doon. Di ko alam, pero parang ang araw na to, parang hindi maganda yung pakaramdam ko. Bert, okay ka lang? Kanina ka pa tulalang tulala. Okay lang. Bakit? Alam mo ba yung kwento tungkol dun sa mga manok na namatay sa baryo nyo? Ano? Ang balita, aswang daw ang may gawa nun. Sus! Naniniwala ka doon? Pulis ka pa naman. Naniniwala ka sa ganyang balita. Ano ka ba? Yun ang kwento eh. May mga nakita raw sa kanya. Mukha raw tao yun. Kaya ano pa bang tawag sa ganon? Tigilan mo na yan, Mon. Kulang ka lang sa tulog. Bahala ka. Ikaw din. Ewan ko sa'yo. Hindi ko alam, pero ang sama ng pakiramdam ko ng araw na to. Tapos bibigyan ka pa ng isipin na aswang daw ang umaatake sa lugar namin. Pero hindi ako naniniwala sa mga ganyang kwento. Pwera na lang kung ako mismo ang makakita. Ewan, pero ganun akong tao eh. Gusto ko munang makita yon bago ko paniwalaan. Nung pag-uwi ko nga ng bahay, nakita ko si Maria na nagluluto. Mahal ko, anong ulam natin? Wow, dami mong niluto ah. Kumain na ba kayo ni Natnat? Bakit parang abalang-abala ka dyan sa ginagawa mo? Teka, kanina pa ako gutom na gutom eh. Kakain muna ako. Kumain na nga ako ng mga luto ni Maria sa lamesa. Nagulat ako kasi ang dami nun. Di ko alam kung saan kumuha ng pera yon at anong merong okasyon. Habang kumakain ako, kinuwento ko sa kanya yung kinuwento sa akin ni Mon. Alam mo ba? Aswang daw yung umatake sa mga alagang hayop ng mga tao rito sa baryo natin. Loko-loko talaga yung si Mon. Teka, si Natnat pala mahal. Nasaan na? Hindi pa rin umiimik si Maria at patuloy lang yun sa paghiwa ng karne sa lababo. Hanggang nauwaw ako at naghanap ng malamig na tubig. Pagbukas ko ng ref, nakita ko yung pugot na ulo ng anak namin. Maria! Ano to? Sumagot ka! Pinuntahan ko kaagad siya at kinuha ko yung itak na gamit-gamit niya. Maria! Magsalita ka! Paano mo nagawa to? Habang hawak-hawak ko yun sa balikat niya, biglang nagbago ang mukha nun. Sobrang nakakatakot at biglang nilabas nun yung ngipin niya at sobrang haba nun. Dahil sa pagkabigla ko, nataga ko siya sa mukha at kumaripas yun ng takbo paalis ng bahay namin. Maria! Matapos ang gabing to, patuloy naming tinutugi si Maria para panagutan ang ginawa niya. Dito na rin nabuo ang kwento na kaya raw naging ganun si Maria dahil posibleng vampira raw yung mga amo nun sa ibang bansa. Dahil baka raw kinagat yun at kaya nasalinan ng mga dugo ng vampira. Tapos dito ko naisip yung kinain ni Maria na atay na kinuwento niya sa akin sa sulat. Hanggang kumalat ang balita tungkol sa ginawa ni Maria sa anak namin. Mas lalong naging matunog ang pangalan nito nang isang gabi may mga tambay na nagiinuman sa tindahan ang bigla na lang raw may umatake sa kanila ng gabing yon. Ayon sa mga nakaligtas, babae raw yung umatake sa kanila na mukhang halimaw at may hiwa raw yon sa mukha.
Pare, hindi ka maniniwala sa akin. Yung binibini na maganda dun sa kabilang baryo na kakalapag lang dito galing sa Manila, ayun, isang araw lang, nayaya ko kagad sa may ilog. Ikot-ikot kami tapos, alam mo ba yung nangyari? Ayun ka na naman eh, Edgar. Baka puro na naman yun yabang yan eh. Tekalon ka gidya. Hindi, totoo to. Minsan dadalhin ko siya rito sa inuman natin para maniwala kayo. Tapos nung nasa ilog na nga kami, hinalikan ako. Nagulat ako. Siyempre, si Manoy biglang tumayo. Tapos, bumawi na rin ako ng Edgar, halik. Edgar! Edgar! Ano ba yun? Pagtingin ni Edgar sa likuran niya, bigla siyang nakakita ng babaeng may hiwa sa mukha at bigla siyang hinawakan at kinagat nun sa leeg.